Normally, yung mga nabubulit, yung mga tao na para bang either they look different, masyadong matangkad, masyadong maliit, masyadong payat, masyadong mataba. May mga bagay talaga na yung mga anak natin normally ay para bang pwede silang maging natural na imamark for bullying unconsciously. And ang batang bully is simply a symptom of what is wrong in the dynamics in the whole family. Before kasi, in days gone by, the effects of bullying were physical. So you will see your child come home with a black eye, or sira-sira yung damit, or umiiyak yung anak niyo dahil may nasabi yung mga classmates niya against them. But right now, the reality is that sometimes we can be in our own homes and you can actually sit across the dinner table from your child and not know that they are being bullied. In the family, the foundation of communication should be established early on. So the first one is you have to provide an atmosphere, an environment where people can talk and communicate. Because people nowadays, they tend to be very busy. No? You're all eating together, pero kanya-kanyang gadget na yan. Parang hindi nag-uusap. So you have to be intentional that you are connecting with your children. You connect with them not only if there are problems, but you also connect with them when things are normal, when things are good. In bullying, many kids, they're not aware of what bullying is. Pangalawa, they do not know ano ba yung mga resources available sa kanila pag sila ay naka-experience ng bullying. And at the same time, they lack the words on how to describe kung ano bang mafe-feel nila. So early on, I believe it is the role of parents na hindi pa nangyayari, but you tell them in advance if things like this is something that you have experienced or you will experience or have experienced, and it will constitute bullying. So dapat ma-explain mo in ways that they will understand. Depende sa age nila. And at the same time, that you have to assure them that you are a safe place. Ang amazing lang kasi nag-aalan yung definition ng family counselors na napanood natin kanina sa definition ni Dr. Philip about bullying, that bullying is a behavior. And kung ano yung, bakit ba bully yung bully is because yung behavior nila is pinapakita lang nila kung ano ba yung nangyayari sa kanilang family. Malaking bagay actually yung pangungumusta kasi hindi lahat sa atin yung kaya mag-express nung nararamdaman sa parents or sa friends. Pero pag merong nag-initiate sa atin na, kumusta ka na? Parang mas madali mag-share ng pinagdadaanan natin compared sa tayo mag-initiate ng conversation sa family natin or sa friends natin. Yeah, so I think at this point, no, magandang makita din na hindi lang naman kwento to na nabubuli ka eh. Yeah. It doesn't have to end na may nabuli at may nang bully. Yeah. But there is also a way to overcome this bullying na magkaroon ng positive outcome out of this. So, let's be inspired together and watch the rest of Keziah's story. Ganyan po yung parang sa akin na huwag po kayong matakot magsabi. Especially sa parents nyo, maging vocal po kayo kung ano yung nararamdaman nyo kasi at the end of the day, pamilya nyo pa din yung tutulong sa inyo. Sila pa din yung matatakbuhan nyo regardless kung anong issue nyo sa bahay. At the end of the day, family pa din po kayo. Ayun po, naniniwala po ako na hindi ako makakarating sa point na dadalhin ako ni Lord sa kung ano yung identity ko kung hindi ko rin po nirelease yung sarili ko, kung hindi ko po pinatawad yung sarili ko, kung hindi ko po pinatawad yung mga taong nanakit sa akin, kung hindi ko po in-admit na nahihirapan ako that time, for sure, nandun pa din po ako sa comfort zone na yun. Pero dahil sa grace ni Lord, sa love niya, natulungan ko po yung sarili ko na patawarin si Keziah dati, patawarin yung mga taong nanakit sa akin, yung prof ko, patawad ko din po yung mga pamilya ko ngayon. And ngayon po, si Keziah nililid niya din po yung mga kapatid niya sa Connect Group, and unti-unti po yung family ko. And naniniwala po ako na grace lahat ng Panginoon yun kasi yung forgiveness niya hindi umiikot sa isa lang, pero sa lahat ng aspect ng life natin. And for sure, na darating din kayo doon. One step at a time lang. Huwag niyong pilitin yung forgiveness. Huwag niyong pilitin yung healing. Kasi naniniwala ko na yung healing na dumaan sa tamang process, worth it siya. Siguro matagal, pero naniniwala ko yung grace ni Lord. Hindi siya nag-stay lang sa isa.
malawak yung grace ni Lord and kailangan lang natin is mag-receive para makarelease din tayo. Meaty nung conversation natin so far at itutuloy natin yung discussion natin about bullying. Yes, at napakaganda din ang transformation at restoration na ginawa ng Lord kay Keziah, di ba? Yes. She talk about forgiving herself, forgiving yung mga tao na nakasakit sa kanya. And ikaw, Kuya Jay, di ba? As you mentioned a while ago na parang ikaw din mismo nakaranas ka na mabully. So, paano mo siya na-overcome at ano yung mga mapapayo mo dun sa mga estudyante or mga kabataan natin ngayon na nanonood, na nararanasan or naranasan din yung same situation na hinarap mo? Yung pinakatumatak talaga sa akin na sinabi ng parents ko, wag kang gagante kahit gaano pa katindi, pero wag itolerate. So I think to help someone overcome bullying, kailangan mahanap niya kung saan yung strengths niya. Diba, I've seen it even in my own life na nagkaroon ako ng konting taste ng bullying. Pero nung natuto akong tumugtog ng instrument, tapos tumutugtog na ako sa school, medyo dahan-dahan nag-iba rin yung uy, marunong tumugtog to, diba? Parang so nagkaroon ng change of perception about me. Napakahalaga na yung parents turuan sila na yes, you will meet different kinds of people na maybe iba sa'yo kung sino ka, but you should always love them and respect them. Correct. So values. Correct. Parenting. Yan. Actually, that reminds me of a verse sa Proverbs 22:6. Ang sabi doon, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Talagang sa tahanan magsisimula yung pagtuturo sa mga bata ng mabuting asal na huwag sila maging bully. Maraming salamat for joining us in this Bakit List. Grabe! Yeah. What a wonderful conversation with Kuya Jed, Ate Kat. At syempre, kasama kayong lahat. Di naman to kompleto kung wala kayo. Syempre, of course, our family counselors who are so helpful to us, Dr. Phil, and syempre si Keziah, for being so courageous in sharing her story. Doon mo makikita na na-overcome mo na yung bullying kapag na-share mo na sa ibang tao at nakakatulong ka na sa ibang tao kung paano sila mag-overcome. Such a powerful episode for the day. I'm sure aabangan niyong lahat ang susunod na Bakit List pa natin, because we want to produce more things that will help you be successful in your life and also your leadership na rin. Idami na natin yun. Again, it has been a pleasure to be with all of you guys. Maraming salamat. Goodbye. See you in the next one.